Happy blessed day, everyone! Ngayon, ang lulutuin naman natin ay lumpiang prito na halos walang mantika. Ito ang ating mga gagamitin. Ang ating sorpresa ay ang berdeng sili. Pangako, masisiyahan kayo sa lulutuin natin ngayong araw na ito. O tara, Tiyag, isa na tayo. Sibuyas muna sa kaunting mantika. Pag medyo nag-iiba na lang kulay, idadagdag na natin ang dinikdik na bawang, minced garlic. Siyempre, halo-halo. Dati, ang alam ko, bawang muna bago sibuyas. Pero ang mga bagong chef ngayon, una na sibuyas bago bawang. Kasi daw, madaling masunog ang bawang, pumapait. So, makinig tayo sa bagong paraan ng pagluluto. Ang bango na! Kaya idagdag na natin ang dati nang naprito na tokwa na hiniwa-hiwa ng pagalito. Ay, teka, mga kaibigan, subscribe naman kayo sa channel ko, Happy Rich Mama! Pakaraan ng mga isang minuto o dalawang minuto, idagdag na natin ang sweet potato o ang ating paboritong kamote. Ito daw ang talagang sekreto ng masarap na lumpia, kamote. Tapos, idagdag na natin ang napakalinis na toge. Siyempre, nilinisan muna namin yan, di ba? Hala, halo ng halo si Tia. Yan ang kanyang sikreto sa kanyang masarap na luto. Pag hinahalo-halo kasi natin ng maayos, ay tamang-tama ang pagkakasama-sama ng mga ingredients ng mga gulay at tamang-tama ang pagkakaluto ng lahat sa paligid ng kaldero. So, awakawali. Kaya, halo-halo! Tandaan, pinagpawis natin ang mga gulay. Ngayon, dagdagan natin ng konting panlasa. Konting sabaw ng pinaglagaan ng baboy. Matapos maglagay ng isang kurot na ang asin, halo-halo, halo-halo. At ang pangpatingkad ng panlasa ay ang dinikdik na paminta. Bagong dikdik ha! Naku, malapit na. Tamang-tama lang na wala siyang sabaw para madaling balutin at hindi mababasa ang wrapper. Pagka chinek nyo kung luto na yung kamote, okay na yan. O baka hindi po kayo nagsusubscribe. Subscribe na kayo. Happy Rich Mama! Isa pang sekreto ng magaling na nagluluto, kailangan alam mo kung luto na ang iyong niluluto. Ito ang masaya. Magbabalot na tayo ng lumpia. Kala nyo madali ah. Minsan, mahirap din yan ah. Practice, practice! Ang hilaw na berdeng sili ang magbibigay ng karagdagang panlasa at lutong. Tara, karga na natin sa air fryer. Pagkatapos nating ihilera, syempre lalagyan natin ng pangpalutong. Pupunas-punasan natin ng kakaunti lang naman na olive oil for healthy and crunchy frying. Halos walang mantika, tapos ang olive oil daw mas healthy kaysa sa ibang oil. So,
Eto na! Nilagay ko siya sa 180 degrees and 10 minutes. Ganyan lang. Okay na, okay na.